Ka-farmers, dito naman tayo, atin naman pag-usapan. Meron tayong dalawang klase ng kape. Ito na uli mga farmers. Ito ang Excelsa. Nakita nyo sa aking video yung kulay ng Excelsa. At ito ang Robusta. Nakita nyo. Ito yung natural process mga farmers. Pag natuyo siya mga farmers, halos may tunog. Ang Excelsa mga farmers, halos wala. Paano natin malalaman ka-farmers kung tuyo na ating Excelsa? Ka-farmers, ang kulay ng Excelsa, pag tuyo, halos may pagka-brown na siya, mga farmers. Bigayan itong Robusta. Halos dart pa yan. Hanggat natutuyo, nagda-dart. Iyon yung klase ng hinog na kape na ating pinitas. Ganon din ito, mga ka-farmers. Nang pinitas natin, halos sinog. Pero pag natuyo siya, may pagka pusyaw na ang kanyang itim. Hindi katulad nito, dark yung kulay ng cherries na dry. Ka-farmers, bakit nga ba may balat ang ating kape? Ka-farmers, pag bago ka palang kinakailangan natural process kung ang area mo ay mainit. Ganito ang pagpa-process natin ng ka-farmers. Ngayon ka-farmers, pag malamig ang area mo, maaaring iyon ang mabilis na ikasira pag may balat pa. Bakit ko nasabi mga ka-farmers? Dahil mananariwa uli ang kanyang balat mga ka-farmers pag naglalamig. Ganun ka-farmers. Kaya yung iba, nag-aalis sila ng balat dahil sa kagustuhan nilang mabilis matuyo. Kumbaga sa lugar nila mga ka-farmers, laging malamig. Matutuyo ng araw, pagdating ng gabi, mamamaga ang balat. Kaya halos matagal bila rin mga ka-farmers. Di gaya natin mga ka-farmers dito sa Bataan. Madali siyang bilarin mga ka-farmers dahil may panahon tayong mainit. Ka-farmers, itong unang balat mga ka-farmers, pag ang Robusta, kinakailangan wag na nating unang balatan mga ka-farmers. Halos manipis ang balat niyan mga ka-farmers kung ating iistakin. Katulad nito mga ka-farmers, ito isang uri ng Robusta, ay ng Excelsa mga farmers. Itong balat nito mga farmers, sadyang napakatigas. Di gaya nito. Malambot ang balat mga farmers. Ganon din ang barako mga farmers. Kung ating bibilarin, halos matagal natin bibilarin yun mga farmers dahil mas makapal ang balat yun. Kaya yun mga farmers, talagang dapat nating i-process yun. Dahil kung ang area nila ay malamig mga farmers, halos mananariwa uli ang balat. Pagdating naman sa lasa mga farmers, halos hindi naman nawawala ang lasa ng kaping Robusta at Excelsa. Halos malayo rin ang lasa nila ng dalawa mga farmers. Ang kape mga farmers kaya lang nagbabago ang lasa gaya na sinabi ko. Kapag nagluto tayo ng kape mga farmers at mayroon pa tayong stock at ating pinagsama. Dahil sa tagal na ng pagkaka-stock na yun, ka-farmers, kung mga isang taon na. Tapos sinamahan natin ng harvest ngayon mga farmers. Unang naluluto mga farmers yung stock nating kape. Dahil sobra na siya sa tuyo. Di gaya ng bagong ani pa lang mga farmers. Halos ang seed niya sariwa pa sa loob mga farmers. Kaya kung baga pag ating naluto mga farmers, merong hilaw, merong luto. Kaya nangyayari, may sunog na luto, merong hilaw. Kaya pag ating niluto mga farmers, halos mahirap. Kaya ang lasa niya nagbabago. Kaya mga farmers, ito ang ating tsura ng ating Excelsa. At ito ang Robusta. Kaya farmers, kung bago ka pa lang at pailan-ilan pa lang na anim, ganito ang gawin mo mga ka-farmers. Natural process. Ngayon habang nagpaparami ka ng kape, pwede naman nating i-process at pabalatan. Unti-unti nating ibenta habang nagpapalaki tayo ng ating farm. Yan ang Excelsa at ito itsura ng Robusta. Ngayon ka-farmers, hindi pa tayo tapos mamitas. Kagandahan ka-farmers, kapag marami kang kape, sa buwan ng December, mag-harvest ka na.
Ngayon ka farmers, habang naninimot ka ng Robusta, may kasunod ka ng Excelsa. Ganun ka farmers para tuloy-tuloy. Tulad na yan, mga farmers. Harvest na natin ng Excelsa. Kasunod na rin niyo yung Barako. Halos sabayan na siya, mga farmers. Ang hinto na lang natin ito bago magtagpulan. April. Kumbaga, gumagayak na tayo ng ating pagtatamnan ng kape. Kaya kagandahan sa nagkakape, mga ka-farmers, kung meron ka mang ibang tanim, halos tuloy-tuloy ang harvest natin, mga ka-farmers, halos wala tayong patid. Ang pahinga natin ngayon, ka-farmers, kung kailan natin gusto magpahinga, mga ka-farmers, dahil kape lang to, mga ka-farmers, hindi naman mahirap, mga ka-farmers, kumbaga, hindi natin kinakailang apurahin na pitasin dahil hindi naman siya nasisira. Okay?